high. Noong 2016, I was 14 and it was leap year. So, gumawa ako ng Wattpad story noon na nakayusap ko yung angle. So, ayun, gumawa ako ng one-shot story. Ito, title is 29. Ayan. Ayan, no. February 29, 2016. Then, nung 4 years later, syempre, leap year ulit, gumawa ako ng part 2 ng one-shot na to. So, it became my tradition. Ayan, 2020. Pero nakalimutan ko na tungkol saan tong story na to. And next year is leap year. So, gagawa ako ng part 3 kasi why not? Pero basahin muna na. So, this is reaction video. Reaction video ba tawag doon? Basta babasahin na ito kaya. Kasi nakalimutan ko na paano ko ito sisimula. Oh my god! Ganito. Oh my god! Go! Oh my god! Trailer! Oh my god! Ew! Ew! Oh my god! Wow! Alamas. Wait, ganito ka ba? Oh, may kayo naman. Nandito kami sa ospital. Aksidente kasi ako dahil nabangga ako sa bato habang nagbumpay. That's so dumb. Okay. Oh, tama. You know naman pa. Tatanga-tanga kasi yung bike. Ay, yung bike. Tapos parang harap pa yung bato. Kaya tabali na yung kano pa ako. Ayan, huwag ka nga makulit. Dito ka mag-i-stay hanggang bumalik ka. Sabi ni Mom. Hindi ko nasabi. Nasa ospital na ito ay ospital namin at doktor si mommy dito. But mom, gabi na. Yun na nga eh, gabi na. Kung papayagan mga ito umuwi, difficult. May driver naman eh, wow. Si Kuya Den, tsaka si IRV. Pwede na lang ako sa Den. Sa bahay na lang magpapagawa. I said no. But mom, ilang oras na lang, February 29 na, 8 PM na. Eh ano naman? Eh ano ngayon kung February 29? Yung so... Okay. Yung sopa. Naniniwala ka doon? Oo, mom. Totoo yun at ayaw kang mamatay. Hindi ka uuwi. Kung ayaw nyo, ilipat nyo na lang ako ng room. Kahit saan, huwag lang sa room 29. No. Matulog na. Mom, malaki na ako eh. Kaya ko na sarili ko. Uuwi na ako. Hindi pwedeng walang magsusundo sa'yo. Tulog na sinabi at then. Hindi. Ay, kaya ko na umuwi mag-isa. Pero pilay ka, kaya may answer still. Is it grammatical? I think it's grammatical and correct. Anyway, marami pa akong pasyente, tsaka kung iniintindi mo ang sumpa, hindi totoo ang sumpa. Lumabas na si mommy. There's no period. Okay. Natatakot ako.
Every 4 years, may nangyayaring kabalaghan na nagsimula noong February 29, 2000. Bata pa lang ako, tambay na ako dito sa ospital. Tsaka bata pa lang ako, gusto ko na maging doktor gaya ni Mom. Isang araw, sa araw ng February 29, Tuesday yun, nagsimula ng suka. Wow. 5 years old ako ng mga panunga. I wasn't even born that time. Wala akong magawa sa bahay, kaya sabi ko, nagbabantay sa akin si Yaya B. Kama. Napumunta muna kay Mommy sa ospital. Kahit ayaw ni Yaya B ay nagpumilit ako. Sa ospital dumiretso. Kami sa office ni Mommy. May pasyente ba? Paraw! Dapat raw! Paraw siya, kaya inantay na lang namin ni Yaya. Umabos muna si Yaya B para mag-CR. Yun na ang chance ako para papuntahan si Mom. Habang naglalakad sa hallway, nakita ko si Mom nagmamadaling pumasok sa isang room. Ang room 29. Tumakbo ako papunta doon dahil medyo malayo ito sa kinatatayuan ko. Nasa labas pa lang ako ng pinto ay dinig ko na ang nangyayari sa loob. Buhay niya siya! Buhay niya siya! Sige na po ba ay nagwawala na. Masabi mong nasa 30s ang edad. Wow! Wala na po kami magagawa. We did our best, pero hanggang dyan na... Dyan! Ano yan? Nagtatext na ba? Dyan! Hanggang dyan na lang po talaga ang buhay. Paumanhin mo. Hindi! Should be hindi. Hindi! Hindi pwede! Siya na lang ang natitirang alaala na sa... Oh my God, this is actually heavy. Siya na lang ang pamilya ko. Siya na lang ang dahilan ko pa. Oh my God. A 14-year-old wrote this? No, 13 pa lang ako na hindi pa ako nag-work. Wow, that's so tragic. Oh my God. Wala pa ako kwarto na to. Dapat may apostrophe. Kwarto na to at alam na to. Lahat ng pasyon ng mga... Ay, mga tayo. Kahit nasigaw ng babae, magwawala kahit pinipigilan niya ng ibang lahat. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nang bigla na lang ito. The next thing I knew is pinaalis ako ng mga nurse at dinala nila ang babae papuntang kung saan man. Nakita ko din yung pasyente sa loob na nakahiga. Ito siguro yung tinutukoy ng babae na buhay. Babae din ang Rin, dapat si Rin. Ang pasyente, siguro anak niya ito dahil sa itsura nito ay makikita. Nabalitaan ko na lang napatay na pala yung babae. Nang makauwi ako sa bahay, naglalaro ako ng aking manita. Asan na ba yung shoes mo? Tanong ko. Na tila bang sasagot ang manika ng mapagpad? Ang manika ng mapagpad ako sa kalendaryo na nakapatong sa... Tanong ko na. I think that's not grammatically correct. Okay, February 29 pa lang ay. Wait, ano na ba ito? Pala nga yung sad ko at naalala sinabi. Ano nangyari? Hindi ko naiintindihan. Okay. Okay, sorry, my bad. Saad ko at naalala ang sinabi ng babae ko sa ospital. Ibig sabihin mo ba mapatay sa ng 29 tuwing 4 na taon? February 29, 2004. Sunday ngayon, nasa kotse kami ni Mommy at Daddy. Family bonding. Bakit capital B? Okay. Pupunta kami sa simbahan and after that, mamarshal kami day of kasi nila ngayon. Bago tuloy yung pumunta sa simbahan ay pumunta muna kami sa ospital na pinagtatrabaho ni Mommy. Na siya rin may-ari sa kadahilan ng may naiwan si... Oh my God, bakit di ako gumagamit ng kama? Nakaka-ano pa sa akin? May naiwan sa mga sa office niya. Gift niya daw sa akin. Masagal ang mga uji. Okay. Maiwan lang kami ni Daddy sa loob ng kotse na nakaparado sa parking lot ng ospital.
Matagal-tagal na, pero wala pa rin sa mga parin. Pumaba na kami ni Daddy ng kotse at pinuntahan si Mami sa office. Pinapasa kami ng guard dahil kilala naman nila kami. Lalo na ako na halos araw-araw nandito. Wala si Mami sa office niya kaya pumunta kami sa North Station para tanong kung nasa si Mami. Ngunit parang may mali. Lahat ng nurses ay nagmamadali papunta sa isang kwarto. May naabutan kaming nurse sa nurse station, si Kuya Jason. Kilala ko lahat ng mga nurse at doktor dito dahil na rin lagi ako dito. Nurse, anong nangyayari? Tanong ni Dad. Yung sumpa daw po. Ewan ko lang po. Sagot ni Kuya Jason. Sige po, mauna na ako. At tumayo sa lang ako. Yung sumpa? Bumutaw ako kay Dad at tumakbo papunta sa Rwanda. Narinig kong tao. Tinawag ako ni Dad pero nakipagsisikan ako para makapunta doon sa loob. Nagulat ako sa nakita ko. Yung pasyente na nandito sa kwartong ito ay dalagita. Nakahinga ito sa kama at patay na pero nakakatakot ang tsura nito dahil dilat ang mga mata nito na tila bang may tinitingnan sa case. Nakatanggala pa ito at parang takot na takot sa nakikita. Tumangala ako pero wala mo na akong makita. Baby, ba't ka nandito? Sabi ni Mami na isa sa dapat may hype. Nag-aasikaso sa pasyente. Lang period. February 29, 2008. Friday ngayon, galing sa school ay dumiretso na ako sa ospital kasama si Kuya Den at Ate V syempre. So ayun, So trivia lang, naalala ko bigla. Yung Kuya Den tsaka V, inspired lang ngayon sa ano. Wala, friend ko dati tapos crush niya yung tip. Oh my God, so. Okay, so yun, naiwan si Kuya Den sa car at si Ate V na lang kasama ako kung kay Mommy. Di na rin kasi kami magtatagal. May naiwan kasi ako sa office niya kagabi. Babalikan ko lang ngayon. Project ko kasi yung at aalis ako papuntang classmate ko para ituloy yun. Sa Monday na kasi deadline, yung Friday na ngayon. Habang naglalakad kami, napadaan kami sa room 29, parang may nagkakagulo. At di nga ako nagkamali. Sumuli pa ako at nakita ko yung lalaking pasyente. Ito, nakatay na. Dilat ang mga mata. Nakatay yun sa itaas na parang may kinatatakot. Ganito din noong February 29, 2000. Totoo ba talaga yung sumpa? Mga 2 PM pa lang pumunta ako sa hospital. Dadalawang ko lang yung ko. Nakonfine ko siya ngayon. May Friday lang kami sa... Ay, half day. So sorry, sorry. My bad. Half day lang kami sa school ngayon kasi foundation day sa university namin. Good thing is room 45 siya. Medyo malayo sa room 49. Ang pinatatakutang room. May mga naniniwala na sumpa nga at meron din namang hindi at sinasabing coincidence lang daw. Nandito na ako sa room ni Carla. Lumabas muna yung nanay niya at bibili lang daw muna ng makakain. Nagkwentuhan lang kami nang biglang may pumasok. Si Ate Jelly, short for Anjali, narsya dito. Kilala ko halos lahat ng mga nurse dito. Batang hospital be like, wow, proud. Okay. Chinek muna si Carla, then biglang may isang nurse na from si Aunt Kate. Jenny, sabi ni Aunt Kate, bakit sabi ni Aunt Jenny? Basta dumiris mga sarang tunay, sabi ni Aunt Kate. Tumingin lang ay Aunt Jenny, nakatunog na to siya. After tumingin si Aunt Carla, mga 5 PM na rin. Nagpasundo na ako kay Kuya Den. Dadaan ako around 29. Nakasubong si Ate Jenny. Siya pinakalos ko sa mga nurse dito. Ate Jenny, may namutay na naman. It should not. Okay. Tanong ko, at ganun din ang tsura. Sagot lang. Isa si Ate Jenny sa naniniwala na sumpa nga ito. Kasi paano mo nga naman ipapaliwanag kung po incidents lang pare-pareha ang tsura ng mga namamatay na pasyente sa 2
29 tuwing February 29. At ngayon, February 29, 2016. Ako na ang pasyente. 9:30 PM na. Biglang may pumasok na nurse si Ate Jelly yun. Ate Jelly, tawag na nagmamakawa. Shhh, uy, tatakas kita. Yung mommy mo may operasyon na ginagawa, kaya di niya tayo makita. Kaya baka ka mamaya pa sila matatapos, sabi. Tinawagan ko muna si Sina Kuya din at Ate P para sundin ako. And then yun na nga, sumakay na ako sa wheelchair at nalabas na ako ng room. Wait lang, Anha, may aayusin lang ako sa nurse station, babalik ako. Paalam niya Ate Jelly. At Ate, huwag mo akong iiwan, saglit lang ako to, makuha na siya. Okay. Ilang minuto pa ang nagtagal, may nararamdaman akong tumulak sa wheelchair. Alam pa lang si Ate to. Sure. Okay. Lumago ito sa kanan at dali-daretso lang. Pabilis. At Jelly, mabilis. Pamulo ko. At kailan ako ng lamin. At Jelly, mabilis. Pamulo ko. Walang nagtutulak sa akin. Tumingin ako sa harapan na lumago na lamin ko pa kaliwa. Wala nang tao kaya walang nakikita. Walang nakakakita sa akin. Gabi na rin. Tulong! Tulungan niyo ako. Ko, dapat apostrophe kay ko. Sigaw ko, nagbabakas sa alam na may makatinig sa akin. Bakit hindi ako naglalagay ng period ako? Masyado mabilis ang tabo ng wheelchair. Maigpit ang hawak ko sa wheelchair. Ate Jelly! Tulong! Pero hindi niya ako nakabutan dahil dire-direso pa rin ang takbo. Paliko, kakanan, kakaliwa, didiretso hanggang sa umabot na sa akin. Sumisigaw pa rin ako. Sinusubukan tumalon at nagawa ko. Masakit ang katawan ko dahil sa pagkakabagsak sa gilid. Samantala ang wheelchair ay dire-diretso ng pagsak sa hagdan. Ilang ulit ko sinubukan tumayo kahit masakit ang paa ko bukod sa pagkakansendental ay dahil nga kanina pagtalon ko. Nakahawak na ako sa gilid ng pader at may natanong akong upuan. Ay, upo muna ako saglit. Sa tapat ng inupuan ko, ay may kwarto, tinignan ko ito at yung 29. Dapat ulang kamo dito. Ito. Interesting. That's, Bigla itong bumukas, ngunit walang tao sa loob. Para may nagtulak sa akin papasok at lumalakas ang hangin. So, sa pantakot ko ay tumayo ako tumakbo. Halo, ba't siya makakalakad? Ayun nga. Nakalimutan ko masakit nga pala ang mga pati ko kaya natumba ako. Kumapang na lang ako papunta kung saan. Pinilito kumapang nang dapat MANG. Mabilis pero may mahatak sa akin papunta sa akin ng tumakbo. Pwede kong sumisigaw pero walang boses ang lumalabas. Hindi ko na kaya, kaya napasubsob ako. At tuloy yung nahatak ng sinupo ko sa serve. Pagdilat ko ng matay, bakit ka pwede ko? Nakahiga na ako sa kama ng pwede ko. Ano yung nangyari? Pero pwede kong bumangon sa bulit ng tabigo ako. Sa balit ng tabigo ako. Sa kadalangan, natatakot ako sa nakikita ko ay isang babae. Babae na kaputi at lumutang. Pamilya siya. Oo! Siya yung babae na sigurado sa sumpa. Ang babae na nagwawala ng February 29,000 na buhayin daw ang anak niya. Nakatakot ng itsura niya. Nahagnas na ang kalahati ng mukha niya. Magulong ka ng buo. Ang panay walang saplot. Ang panyang walang saklot ay puro ba. Gayun din ang kanyang mga braso kamay. Nakakatakot. Namulutang ito mabit sa akin. Hindi ko alam gagawin. Iniangat niya ang kanang braso niya at ang kanyang kamay naman ay pinold. Pinold niya na para bang may sinasakit. Sa ginagawa niya nun ay parang ako ang sinasakit niya. Hindi ako makaila. Nawawon ko ang liko. Oh my God, bakit ganito ako? Ito ako magtay. Kapas hininga ako kung pagmamakaawa sana.
Hindi ko na talaga kaya. Anytime pwede ako malagutin na kanila. Sa isang iglap, bigla siyang nawala. Sinusunod ang aking paghingan at hawa-hawa ang dibdib ko. Pilit kong gumagapang pababa ng kama para makaalis niya sa kwarto ito. Humuhuna ako para abutin ang floor nang may nakita akong paa sa kabilang side ng kama. Napaupo ako nang maayos sa gulat at may pumutak sa mukha ko. Kinapa ako ito at dugo. Tumilat ko at nakita ko ang babae. Bigla niya akong tinulak pahiga at pinagsasaka. Umamatay ka. Nakatakot ang kanyang boss na parang galing ko sa ilang ng lupa na sa lindang ng mga labi. Jealous po. Nagmamadali ako na tumakbo pupunta sa office ng Dr. Santiago. Hindi na ako nag-up pala. Pang kumatok at dire-diretso pumasok. Hingal kong pamungad. Nagulat siya sa ginawa ko dahil tuwing papasok ako ay maayos akong bumabati at kumakatok pa pero iba ngayon. Bakit? Ano niya? Basta puso nga niya lang ako. Simula na ulit na makikita. Ah, ano ko? Ay, ang may Dr. Santiago na makapunta kami sa room 29 apartment na ako. Oo. Alam. Dahil naman namamatay sa kwarto ko. Kaya pala pa may ginawa ko. Sad. Gaya rin ng dati, usapan na naman ang nangyari. Sabi niya, sumpa yung ipag-iariwa. Sa dami ng chismos at sasamosa na pumapalok sa kwarto ko, ito'y nag-ahal si doktor at pinilayas kami lahat. Gusto niya raw mapag-isa kasama ang kanyang anak mo. Nandito ako sa nurse station, ako palang ang tao dito. May nakasabit na kalendar sa gilid ng nurse, February 29, 2016, araw ng huling araw na pabili. Namatay o pinatay ang panglimang biktima ng sumpa sa ika-29 na kwarto. Ito na rin ba kaya ang huling araw na sinasabi nilang sumpa? I guess so. Pwede, I think so. Oh my God! What? No way! Wow! Uy! Ayaw na ito! Oh my God! Wait, hindi ko na ito Twitter ka. Hindi ko na rin ginagamit kong Facebook. Pero itong Instagram ko, ito pa rin user. Anyway. I guess so. Wait, do I think so? Because Aunt Santiago is my fifth and last victim. Oh my bro! Oh my God, I'm gonna cry. Wait, I'm gonna cry. About ka, may share pa, alam ko ka. Ay, basahin natin. Hala, o, tagawa. Thank you. Oh my God. Paano pa? Hindi ko rin alam pa naman. Oh my God. Oh. Oh. Wow. Okay, sa part 2. 4 years later, pa may mga bramos. Hey. Ito yung nasa trailer ko. Kasi yung part 1 na, okay, hashtag leap year, okay, game. Yung cover pa, ayun, ano yung ano? Yung part ng cover, ako nag-edit. Pareho ba ito, di ba? Yung pareho lang. 21 reads, 12 votes, 0 comments. 28 February 2020, 11:50 p.m. Aray! Muntik na akong matumba. Buti na lang ay na mahawak ako sa table ng nurse station kung nasa na ngayon. O nurse din, okay ka lang ba? Tara lang kapwa akong nurse na si Alilie. May pinsan akong Alilie pangalan, tas nurse. Sakan na ka siguro. Anyways. Oo! Makapatay ko ulit, maganda ko na, konti lang. Konti lang, ano konti? Baka konti na lang. Napahawak ako sa ulo ko na malignan ang mga kumagulang na process. Mukha ko na hilo, sigurado ka bang okay ka lang? Gusto mo ako na lang mag-aayos.
Teka, saan mo lang karumunta? Hindi, huwag na, ayos lang talaga ako. Baka inaantok lang ako. Sige, mauna na ako. Binaliwala ko ang mga boss na ko at umuusad ng pwede na ikaka-discharge lang ng presente rito kanina. At ako ang nakatoka sa paglilinis ng karong. Pumunti ka na, pumunti ka na, mama, pumunti ka na. Tama na! Napitawan ko ang unan. Puh! Nahawa ko na, aayusin ko sana at napasapunan sa buhok ko sa dulot ng sakit na binibili ng mga boss na nagbibili ko. Sa sobrang sakit, ay na, naalala ko ang mga nangyari sa nakaraan. March 5, 2009. Tawag sa babaeng nakatayo sa harap ng isang lapida. Nasa sementeryo kami ngayon. Dinala ko rin ng tatay ko, ngayon ko lang siya muling nakita. Sa pagkakaalam ko, bata pa lang kami ay naghiwalay na ang mga magulang ko sa di ko malamang dahilan. Napalingon ako sa aking ama. Napalingon siya sa akin at sa ama ko. Ah, Angelie! Tumingin siya muli sa ama ko. Salamat at pumunta kayo, akala ko mag-isa na lang. Baka sa mukha niya ang pagod, lungkot. At namamagang mata, tulad ng mati. Si Angela wala na, si Angela patay na kapatid mo, Angela wala. Kalong siya yung nanay. Nakalimutan ko na talaga to. Nagbabayad sila. Puno ng galit habang magugugol na wika ng ina ko. Habang yakap-yakap ako. Sa edad na walo ay hindi ko pa na hindi na naman na yasak. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay okay-okay naman ako na. 29 February 2002, tatlong taon na ang nakalipas nang tumatay ang aking ama. Simula noon ay kay nanay na ako tumira. Anak, bilisan mo at magbihis ka, samahan mo ako, biglang sabi ng nanay ko, saan po tayo pupunta, tanong ko, basta magbihis ka na lang, sumama sa kama lang. Pumunta ako sa kanya, matapos yun ay sumakay, wow, taxi. Nay, diba, mahal mag-taxi? Ay, parang ako na iniisip. Tanong ko, bigla, shhh, basta lang tayo mag-taxi. Sagot niya. Tsaka malayo kasi yung pupunta natin. Saan pupunta tayo kung yung sa hospital? Hala, bakit may sakit ka din? Ay, may sakit pa ako. Pwede pang tumayo. Sabi nga na eh. Sinunod ko na lang ang utos na nanay. Dahil mag ako kung sumunod sa kanya habang hanggang sa makapunta kami sa hospital. Nung makapasok kami ay hindi ko na napaginamutan ng muli dahil lakad siya ng lakad. Na tila pa may hinahanap. Ano pang hinahanap niya? May nalangawa mo tayo dito. Ngunit hindi niya ako sinagot. Dire-diretso lang siya hanggang tumigil siya sa harap ng isang kwarto. Ang 39? Bakit? Ala, typo! Ano? Bakit 39? Typo ba ito? 39? Ito na. Oh, typo na ito. Oh my God, it's so bad. Okay. Nagtatanong ko sana ako na lumilangan siya sa paligid kaya bumayo na rin ako. Gagano. Nang makita mo lang tao ay binuksan niya. Kasi wala nang nalaki niya ang pita. Napangiti siya. Nice yun siya. Ngunit hindi niya na naman ako sinagot. Biglang may nilabas si nanay na isang bote. Palagay ko ay isang kalamang gumito. Pag-awamutin na. May angking kakayahan si nanay. Hindi lingis sa kalamang ko na magkukulang si nanay kung magagamit. Din siya. Kung minsan pa nga siya rin gumagamit. Ngayon, diba? Ang dilapar sa ito. Narinig kong bulong ni nanay. Ha? Si ate? Bakit para sa kanya to? O baka andyan na din ang pangalan ng babae na kaiga. Tinuksan niya ang bote. Tinapat sa bibig ng babae. Unti-unti niya itong... At unti-unti nung... Sino po? Po kayo? Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa buti na... anong ginagawa niyo? Tinabig na ang babae. Ang pinapinuksan niyo ni nanay kaya nagulat yung parehas. Nagulat ang bote at nabasa, walang hiya ka! Nagalit si nanay, Chelly, linisin mo yan! Utos niya sa akin at nagulat ako. Sa sunod ng ginawa, pupulutin ko na sana ang mga nahulog na bubog nang binagalan niya kinuha ang unan na nasa unan ng babae at itinabol sa mukha nito pilit na nagsasalita at kumakawala ng babae. Babae, ngunit di magtagal, nagtagal ay nanghina na ito at tinanggal mo ang buko. Tinanggal na ni nanay ang ulat na gulat at natingin ko ay patay na ito pero nakakatakot ang tsura na dahil gulat ang mga madalang tinapang may tinitingnan sa isang nakatingala pa ito at parang takot na takot sa nakikita.
yung neck ni Rana, yung una sa kanya yung babae sa kita. Diba sabi ko sa'yo, linisan mo yun. Natatakot na sumunod ako sa utos niya. 29 February 2008. Handa ka na ba, Jelly? Huminga ako ng malalim sa Sorry, nagalaw ko ang time mo. Okay. Huminga ako ng malalim sa tanong niya. Handa na ako. Gumiti siya sa sagot ko at binuksan ang pintuan ng dream to ng langan. Apan ito ang nangyipasamala ng ulit niya itong gawin kasama ko. Sinabi niya sa akin ng sumpa, kung tutuwisan ay kaya niya naman makapatay sa mga ginanang nasabi niyang sumpa. Ngunit mas gugustuhin niya makita na naghihirap ang kusin ng mga pasyente ang naroon kagaya ng niya. Wala kasi silang pambayad noon kaya ang tagapago na tulungan ang kapatid ko ng matulungan ay huli na akala niya noon. Akala niya kasi noon ay hindi na siya babalikan ni tatay kaya nasabi niya ang sumpa. Ngunit di naman siya nagsisisi. Inabot na sa akin ni nanay ang buti naglalaman ng lasa na hindi matutukoy ng mga doktor dahil hindi ito basta-basta. Pinainom ko na ito sa lalaking pasyente at nung tumi at tinuha naman nanay ang una ng bilang. Inayos na namin ang unan ngunit hindi ang itsura ng lalaki na kagaya lang ng mag-aral kang mabuti, anak ka, bakit kailangan pa nilang... Ano kaya nasa isip ko habang sinusulat ko to? Hindi ko matlaka malam. Opo na, kaya nga ako mag-nurse para dito. 29 February 2012, sa edad na 20, ay isa na akong ganap na nurse hospital na pinapangarap ko mapasukan dalawang taon na ang nakalipas ng mawala si nanay kaya ako naman isa ngayon. Sa katunayan ay kaninang madaling araw ay mayroon ang pinatay mababahal. Hindi ko maintindihan kung bakit may in-admit na naman silang pasyente ron ay kamamatay lang ng kanyang pasyente. Para siguro nila makakaligtas ngayon, hindi pa naman tapos ang araw. Hapon pa lang kaya ito po nilang... Dala ko ang syringe na naglalaman ng laso na gawa ni ina at tinuro nila pa sa akin kung paano gumawa at kung paano... At kung ano ang mga sangkap noon. Pinamanahan niya pa ako ng kanyang kakayahang mga bata. Sa syringe ko na ito nilagay upang hindi ako... Pumasok ako sa loob at hinanda ang sarili. Anong gagawin? Anong ng pasyente? Kung makita mo na ako sa'yo, di ba na-inject na ako kanina? Oo, pero iba yung paggamat. May galang sa sagot ko, ito mauna lang mo siya. Pinusok ko ang karayom sa braso ng pasyente at di nagtagal ay nanginig na ito. Saglit ko muna siyang iniwan upang ilock ang pinto. Tinanggal ko na ang syringe sa kanya. Hindi ko alam bakit siya nanginginig na tila ba nahiibang. Ganito ba ang epekto kapag sa syringe itinaan at hindi pinapaino? I don't get the logic but okay. Ganon din kasi ang nangyari sa pasyente ko na diwari. Tagal na pa. Gana lang siya na wakang casual. Wow, that's very normal. Parang normal na sa akin pumunta yung speaker. Oh my god, parang kami ng isip. Okay. Normal lang. At Jelly po nung makawa niya. Sabi ko na lang. Sinakay yung... Isinigtas ko ba talaga ang tao to? Wait lang na. Parang sa ating nagustan ko lang. Hindi pwede. Mas importante nga pag ito ang sampanay ito para sa kanya. Yunakan ko sa nurse station. Ang sarin siya naglalaman ng mahiwagang lasa at pumikian. Doon pa rin siya sa labas ng kwarto. Gabi na kung kaya't walang nakakapansin dito. Di niya rin ako napansin sapagkat natin. Nanginig siya at pumagulong ng kung ano-ano at nagtuturan at labas. Namawala na siya ng buhay. Tumingin muna ako sa paligid upang wala namang kinandado talaga. O lock lang. Diba kantado talaga may yung lock na. Kinandado ko muna ang pin... Okay. Ay, okay. Patawad ang sa...
Bigla akong na-concern siya. Wow, after ilang... tsaka bigla siya na-concern. Okay. Sabi na siguro ang 16 na taon at 5 taon. Kaya ngayong taon, 2020, hinayaan ko na lang ma-discharge ang pasyente kanina. Bigla akong natauhan ng... Bigla akong mawala na tumayo ako ulit at nagsimulang ayusin ang higaan. Ngunit natumba na naman ako. Umupo muna ako saglit sa kama dahil nahilo na talaga ako. Nakarinig na naman ako ng munting busong bumi sa isip ko. Tulad na rin nagnamalahin ko ang aking sarili na humihiga. Inatakot ko ng may na naramdaman ko sa aking pagdila. Isang babae. Pamilyar siya. Nanay! Ba't nakakatakot ako na ito yung nagnasa kalahat na kami umugulong ka niyo. Ang paan niya yung walang saplot. Yung walang saplot ay tulog. Ganyan din ako niya mga brass kamay. Nakakatakot. Okay, wala lang na. Ang pari na nakakatakot. Okay. Lumulutang ito pa ulit sa akin. Ito? That's your mother? Tapos, you just call it ito? Papalapit sa akin, hindi ko alam ang gagawin. Inangat ko ang kanang... Ay, inangat niya ang kanang brass niya. At ang kanyang kamay naman. Ay, tinig ko lang, parang may sinasakal. Ang ginawa niya ay parang ako hindi ako. Ay, tama, kapsinig ako po. Hindi ko nagpapit ko kayo. Ay, hindi ko rin ang gagawin. Kinapipaste ko lang siguro ito sa anak. Pasensya na anak ka, bakit kasi pinutan mo ang sumpa? Diba sabi ko, ituloy mo. Ako naman ang nagsimula nito, kaya ako na lang ang magtutuloy. Wow. Wow. Sensya na naging puhi. Diba, pilit kong gumagapong pagpaba ng kami pa na yung mukha of the floor. Nay, parang bigla na, wow, wow. Oh, deja vu. Sarang 29! Yung sigaw ng isang nurse na, ano lang yun? Wala naman ko na yun, diba? Hindi ko kaya alam, ito na lang. Ito na lang. Kamayin na yun ang patakbang sa nung lalabas ng station. Ng itong bote na lago iniinom ni Nurse Jelly, ha? Sabi niya, vitamin. Sabi niya, ganyan ay halang. Oh my god! Hulog ang bote at nabasag ito. Bakit ba kasi ito nandito? Nagkalat lang. Nagkalat ang laman nun. Lalapit na sana ako nang binuhay itong pagliyab. Napatas ako. Lumaki ang puyab na hindi ako agad nakagalaw. Namalayan ko na lang itong lugar para... Wow! That's actually very interesting. Naalala ko na. Meron akong naiisip dati sa gagawin kong part 3 na yung... Pero hindi ko na talaga ito naalala na nasunog pala yung ospital. Kasi nasa isip ko yung parang ano na, abandoned na yung ospital. Tapos parang may mga grupo ng mga kabataan pumunta doon para like, you know, hunting, ghost hunting. You know, like, pero, wow, that, it's actually nice, I guess. Like, as a 13-year-old, sinulat ko to. Pero it's not very well written. Ang daming grammatical errors, di ko nalang pinansin yung iba, tinalay ko nalang yung pagmamal. Pero I will continue this, wala lang, it's for fun, kasi if I won't continue this, who will? Wow. So, ayun na. Stay tuned for part 3, wow! Okay. I will rate it as, siguro 3 over 5, is that fine? Yeah, it's fine. It's me naman. I mean, it's not that bad. Well, edited din naman yung trailer. So, yeah. And,
imagine a 13-year-old thinking about this plot. That's so morbid. Like, are you okay? Are you fine? How come naisip mo itong plot na to? Pero I was really a fan of morbid stuff that time. I mean, hanggang ngayon naman. But I really like horror back then. Ngayon, I'm not a big fan of horror. I'm more into mystery. So, paano ko ito gagawa ng part 3? So, I can't believe I'll be doing this every 4 years.